So hi guys, welcome again to my channel and welcome again to another episode of Toyota Fortuner Review. So for today's vlog guys, I share ko sa inyo yung ilan sa mga safety features nitong ating unit, ang Toyota Fortuner 2022 Q variant. So keep on watching guys para makita nyo kung ano-ano yung mga safety features nitong unit na to. So guys, isa sa nagustuhan kong safety features ng unit na to is yung kanyang 360 degrees camera. Then kapag mag-re-reverse kayo, yan, automatic na yan na mag-a-appear dyan. So kung pansin nyo guys, kita niya yung 360 ng palibot ng ating unit. So mas visible kung merong mga obstacle dyan o pwede kayong masabitan. Then ito naman yung reverse camera. So pwedeng mabago yung view niyan. Pwedeng focus lang dun sa reverse camera or kasama yung 360 degrees camera. Yung view naman, pwedeng nyo pa rin i-select yan. May switch yan dito sa gilid. So, yan. Gabit na gabit ko to kasi yung parking namin dito sa bahay is saktong-sakto lang yung sasakyan natin. So, medyo masikip. Then, isa pa pala guys na magandang picture nito is meron siyang RCTA or yung rear cross traffic alert. So yung rear cross traffic alert guys is kapag merong sasakyan sa likod, may lalampas, magbibigay sa inyo ng warning yan. So subukan natin ha. Left or right, kung merong magkukross sa likuran, magwa-warning yan. So bukod pala dyan sa camera, may mga sensor din yan. So yan, nakikita nyo guys. So yan yung warning niya na merong tatawid na sasakyan. Meron din dito sa left, meron sa right. So yan, meron pa. So kahit hindi nyo kita yung nasa likod, malalaman nyo na may parating kasi may warning. Pag tumigil na yung sounds, clear na, ibig sabihin wala nang nalagpas. So safe na yun guys. Pwede rin mabago. Naku po. Ito. Linux mo pala sa rin. Front rear. Sa front wheel. Para kita nyo rin kung mayroong tatamaan yung gulong natin. Yung nandito lang sa gilid yung switch niyan, pwede nyo bagoyin ulit yung wheel niyan. O yan. Si Carlos na nagdadrive. Yung camera niyan guys, yun, kita yung gulong natin sa unahan. Balik tayo sa normal view. Ayan. Then, may setting din pala to guys na pwede mo siyang i-auto basta below 10 na kilometer per hour yung speed mo, automatic na lalabas na yung viewing ng camera. Then isa pa guys, yung sa seat belt, hindi lang sa driver seat yung merong alarm, meron din siyang alarm sa passenger seat.
kapag hindi naka seatbelt. So yun, maririnig nyo yung tunog, ibig sabihin kailangan mag seatbelt din yung sa passenger side. Isa pang safety features nito guys is yung LDA or yung lane departure alert. So makikita nyo yan guys, yung line sa daan, i-detect yan nung radar sensor natin. Then merong siyang switch dito sa steering wheel ito. I-on mo lang yan para mag-activate siya. So yan na, yung lane departure alert natin, naka-on na siya. So yan guys, pansinin nyo, kapag naka-visible na yung white line dyan sa dalawang gilid, ibig sabihin, may detection na siya ng line dyan sa ating daan. So, once na lumabas kayo dyan sa dalawang line, yung sasakyan, tutunog yan. So, subukan natin guys ha. Ito. So, yun. Ibig sabihin, sa right side, lumagpas tayo. Kaya nagbigay ulit siya ng warning na lumalagpas na tayo. Sa left side naman, ganun din. Ayun guys. So, ibig sabihin, sa left naman tayo lumabas. So, gamit na gamit to guys pagka medyo mahaba yung biyahe, then para kung sakali medyo inaanto kayo, mabibigyan kayo ng warning na nagsuswerve na kayo. So maganda rin yan, yung safety features na yan ng unit na to. Then another feature ng safety feature ng Toyota Fortuner Q is yung blind spot monitoring. So yung blind spot monitoring is wala siyang alarm, pero meron siyang LED indicator na merong sasakyan sa left nyo or sa right na naka-install dyan sa may side mirror. So ipapakita ko sa inyo yung blind spot monitoring indicator. So ayun guys, nasa side mirror yan ha. Sample dyan sa may right side, makikita nyo umiilaw yung LED. So ibig sabihin mayroong sasakyan dyan sa right side nyo. So both side dyan guys, meron yan. Meron din dito sa left. So ganun din, kung mayroong sasakyan dyan sa left side nyo na parating, iilaw din siya para mabigyan kayo ng warning na mayroong sasakyan dyan. Then kanina guys, yung nabanggit ko na LDA, mati-disable siya once na nag-flasher kayo ng turn right or turn left. So yan, kapag ka naka-flasher kayo, nag-signal light kayo na punta kayo sa mausad dyan sa right side, hindi natutunog yung ating LDA. So naka-disable na yun guys. Pero kapag hindi kayo nag-turn signal, so naka-activate yun, so tutunog yun. Ito nga. Then yung isa pa guys na magandang safety feature nitong Toyota Fortuner Q is yung adaptive cruise control. Yung lower variant guys, meron din yung cruise control, pero simula sa Q hanggang sa top of the line, yun lang yung merong adaptive cruise control. So meron akong separate video nun, pwede nyong panoorin kung paano gamitin yung adaptive cruise control at saka yung cruise control nito Toyota Fortuner. So ipapakita ko lang kung paano nga ba gumagana yung adaptive cruise control.
So kailangan mo lang i-set yung first is kailangan mo lang muna i-set yung cruise control. So ayan. Pag naka-set na 'yan, so siyempre pwede mo nang i-release yung gas pedal. Then yan, sample naka 65 tayo, 65 km per hour. Dito guys, pwede ka ring mag-set ng speed dyan kahit hindi mo natapakan yung gas pedal. So kung mapapansin nyo guys sa instrument cluster, naka-on na yung radar niya na once na meron siyang na-detect na sasakyan sa harap, automatic na rin siya magre-reduce ng speed. Yun yung adaptive cruise control. Kumbaga, para ma-maintain niya yung safe distance nyo dun sa nasa harapan na yan. Nakita nyo guys, may lumabas na indicator na may sasakyan sa harap. So, automatic na yun, magre-reduce na yun ng speed. Then, kapag nawala siya, mag-i-increase ulit siya ng speed. Ganun lang nag-work yung adaptive cruise control. So, to maintain the safe distance dun sa sasakyan na nasa harap nyo. Guys, meron din pala tong BSC or yung Vehicle Stability Control. So yung BSC naman is para safe yung kapag magte-turn kayo sa curb na daan para hindi mag-skid yung ating mga gulong. Then yung last guys is yung Hill Start Assist Control. So, sobrang convenient ito gamitin sa mga uphill. Hindi ka mag-worry na atras yung iyong sasakyan. So yun lang guys, yun yung mga ilan sa mga safety features nitong Toyota Fortuner Q 2022. So ang alam ko, B-Variant ay meron na ring blind spot monitoring at saka RCTA. Pero yung adaptive cruise control is wala pa rin sila, yung B at saka G-Variant ng Toyota Fortuner. So yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share our video. So see you sa next video guys.